7,000 tonelada ng gold bars na ang halaga ngayon na abot sa 15 trillion pesos. Yan daw ang pag-aari ng demono ng pamilya Marcos. Higit pa yan sa pinagsama-samang utang ng Pilipinas. Sa isang panayam noong 2013, sinabi ni dating unang ginang Imelda Marcos na handa siyang ibahagi ang kanilang diumanong yaman. May report si Maki Pulido. Sa panayam noong 2013 ni Mel Chanco kay Imelda Marcos, ang dating unang ginang mismo ang nagpakita ng kwartong punong-puno ng dokumento kaugnay sa isa sa mga naipanalo nilang kaso noong 1990 sa New York. You're entering the documents of the trial of the century. Oh! Here, 170 banks that Marcos deposited money on. These are the 350,000 documents used against me. How much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? $240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Nang tanungin kung bukas siyang ibigay ang bahagi ng yamang ito, sinabi niyang oo raw at hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. So what are you waiting for before you can attain your intention? With this, now we are tied our hands. With the whole press saying we are magnanakaw, we are the magnanakaw, kami ang ninanakawan. Mm-hmm. We are the one who took it to Marcos. Suffered so much for this. Ang naging depensa raw ni Imelda para maipanalo ang kanilang kaso noon. Bago pa man daw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki ng lumaki ang halaga paglipas ng panahon. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's talking of gold. Now it's 1,300, 400, 500, 600, 800, naging iba-iba. Iba-iba. Ounce yan. And we are sitting on gold. Ang malaalamat ng kwento ng ginto ng mga Marcos muling nauungkat ng ibunyag ni Pangulong Duterte na nagpaparamdam daw ang mga Marcos tungkol sa pagsasauli ng mga kanilang yaman. The Marcoses, I will not name the spokesman. Sabi nila na they'll open everything and probably return yung nakita lang. But we are ready to open and bring back, sabi niya, pati yung a few gold bars. Ang PCGG walang formal na estima kung gaano karami ang ginto ng mga Marcos. Pero kung pagbabatayan ng kwento ni Buhay Party List Representative Lito Atienza, hindi lang iilan ang gintong pag-aari umano ng mga Marcos. Naikwento raw ito sa kanya noon ni Ginang Marcos. Umahad lang ang isang superpower, hindi namin may kalawang gold na nakadeposito sa maraming lugar sa buong mundo. Ano ba estimate nyo sa gold na yan? Something like 7,000 tons. Sa kasalukuyang presyo ng ginto na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa mahigit $1,300 per ounce, papatak sa mahigit $290 billion ang presyo ng 7,000 tonelada ng ginto umano ng mga Marcos. Katumbas yan ng mahigit 15 trillion pesos. Pwede na nitong mabura ng mahigit 2 beses ang lahat ng foreign and domestic na utang ng Pilipinas na ayon sa Bureau of Treasury ay nasa mahigit 6 trillion pesos sa kasalukuyan. Pero sabi ni dating Commissioner on Human Rights Chairman at Martial Law Human Rights Victim na si Eta Rosales, hindi lang daw dapat magtapos ang lahat sa pagsasauli lang ng yaman ng mga Marcos. So, why all of a sudden should they decide na, o sige, susoli na nga namin yung mga pera? At bakit sila yung magpapasyal? Dapat tayo mismo manggaling sa atin na ibalik nila yung perang yon, and it should be done within the purview of the law. Pagtitiyak naman ng Malacanang, magiging alinsunod sa batas at sa interes ng bansa ang magiging recovery sa yaman ng mga Marcos. Pinag-aaralan daw kung paano ito gagawin. Maki Pulido, GMA News.